bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar, sa Sekwem, sa puno ng roble ng More,
Noy naroon pa ang mga Kananeo, napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon nagtuloy sila sa kaburulan, sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hain. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti sila nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos. Mapalad ang bayang kanyang binukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ang siyang ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Halika't aalisin ko ang puwing mo,' gayong gatahilan ang nasa mata mo? Pagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita ka ng mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Tayo daw po bilang tao kung minsan ay nagiging katulad ng aso. Tayo daw po ay kumakahol ng kumakahol. Sapagkat yun daw pong aso, pag nakakita daw po ng hindi niya kakilala, ay kumakahol. Hanggang sa dumating sa punto na hindi lamang kumakahol, kundi nangangagat din. Bakit ko ho nasasabi? Sapagkat sa Ebanghelyo ay ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na huwag daw nating hahatulan ang ating kapwa.
Diba? Yung ating kapwa na mayroong pinagdaraanan, na mayroong nagawang kasalanan, na mayroong nagawang pagkakamali, na may kakulangan, ay ating kinakahulan, ating hinahatulan, ating inuusig, ating minamaliit. Gayong hindi natin nakikita at nalalaman kung ano yung kanyang pinagdaraanan, kung bakit nagawa niya yung mga bagay na pagkakamali. Gayong hindi natin naiintindihan o nauunawaan na maaaring mayroon siyang pinagdaraan ng mabigat na pagsubok, kaya niya nagawa ang isang bagay o ang isang pagkakamali. At tayo naman bilang tao, sila'y ating kinakahulan. Sila'y ating hinuhusgahan at hindi natin kilala o hindi natin alam kung ano ang talagang tunay nilang pinagdaraanan, kung bakit sila dumating sa punto na naging mahina sila o nagkaroon ng pagkakasala. Kaya mayroon tayong tinatawag na kinakailangan doon natin silang unawain, hindi hatulan, hindi husgahan. Ang ating kapwa na mayroong pagkakamali ay kinakailangan nating tulungan. Hindi paghatol ang kanilang kailangan, kundi pagwawasto at pagtutuwid sa ating kapwa na may mga kakulangan. Yun ang kailangan nila. Mayroon tayong tinatawag hong restorative justice. No? Na bakit daw ho ikinukulong ang isang taong nagkasala? Sa inyong palagay, siya ba'y kinukulong para pahirapan siya, para parusahan siya? Halimbawa ho ay mayroong isang taong nakapatay. Yung nakapatay ay ikinukulong. Alam niyo kung bakit kinukulong? Dahil maaaring yung mga kamag-anak noong kanyang napatay ay maaaring balikan siya at maaari din siyang patayin. Kaya yung nakapatay ay ikinukulong hindi para siya'y pahirapan, hindi para siya'y parusahan, kundi ang unang-unang dahilan ay para maingatan siya. Kaya huma din ang simbahan ay tutol sa death penalty. Sapagkat hindi mo kinakailangang husgahan yung iyong kapwa. Kinakailangan mo siyang tulungan. Kinakailangan mo siyang ibalik at maituwid at maitama yung kanyang mga nagawang mga pagkakamali. Hindi para siya'y husgahan, hindi para siya'y usigin, kundi para tulungan natin siyang makapagbagong buhay. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong hahatulan ang inyong kapwa dahil hahatulan ko din kayo. Kundi ang ating kinakailangan gawin ay tulungan sila na makapagbagong buhay at maitawid ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Yung pangalawa ho na binabanggit, yung panukat na iyong ginamit sa iyong kapwa. Ang saring panukat na gagamitin ng Diyos, hindi ho ito metro, hindi ito medida. Yung pong inasabing panukat, yun po ay kanon ng tawag. Nagmula sa batas ng panukat na ginagamit upang tiyakin kung ang isang bagay ay makakapasa sa pamantayan ng pagiging mabuti. Ang ating inagawa ay hindi yung panukat ng Diyos, kundi ang ating ginagawa sa ating kapwa ay ang panukat natin sa ating sarili. Tingnan ninyo, siya, mahina siya, ako malakas. Mga makasalanan, ako mabuti. Yun ang ating inagawang panukat, yung sa ating sarili.
Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay, ang panukat ninyo sa iba, ang siya rin gagamiting panukat sa inyo. Hindi yung panukat ng Diyos, sapagkat ang panukat ng Diyos sa isang taong mahina ay yung kanyang habag at awa. Yan ang panukat ng Diyos. Ang Diyos ay napakamahabagin at napakamaawain. Ang Diyos ay naguumapaw sa kanyang pagmamahal sa taong mahina, sa taong may kakulangan, sa taong nagkasala. Yun ang panukat ng Diyos, walang sukat. Kaya yung isang taong makasalanan na gustong magbalik loob sa Diyos, walang hanggang umaagos ang biyaya ng Diyos para maipadama yung kanyang habag at yung kanyang awa. Pero yung panukat ng tao, yung ating panukat, matindi. Pag may kasalanan ka, walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Mapapatawad lamang kita kapag nagpantay na ang ating paa. Ikaw ay kasumpa-sumpa. Yun ang ating panukat. Pero yung panukat ng Diyos ay walang hanggang habag, awa at pag-ibig. Kaya ito ho, maganda hong atin hong pagnilayan. Ano ho? Tayo dito, may mga kakulangan at mga kahinaan. At huwag nating huhusgahan ng ating kapwa at susukatin ayon sa ating panukat ang kakulangan ng ating kapwa. Kundi sila'y ating tulungan na makapagbagong buhay. Sila'y ating tulungan na maibalik. Sila'y ating tulungan na makapagsimula ulit. Hindi yung hatulan natin, uusigin natin. Sabi nga, kapag daw ikaw ay tumuturo sa iyong kapwa, dalawang daliri daw ho yung iyong ibinibigay, pero hindi mo daw ho alam, tatlong daliri yung bumabalik sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nang-uusig, uhumahatol lang iyong kapwa, tatlong beses mo ding hinahatulan ang iyong sarili. Kapag sinusukat mo ang iyong kapwa, tatlong beses mo ding sinusukat ang iyong sarili. Kaya sana huwag nating huhusgahan yung mga mahihina. Unawain natin sila. At huwag tayong kakahol ng kakahol sapagkat hindi natin sila naiuunawaan kung bakit nila nagawa ang bagay na iyon o kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Sana huwag tayong maging katulad ng aso. Kahol ng kahol. Kahol ng kahol. Pero hindi naman niya kilala at hindi naman niya alam ang pinagdaraanan ng ating kapwa na mahina at may kakulangan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog na magsitayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidalagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang hubay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose,
kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubay na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin. Sana kapasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ikanong isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang.
kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makapag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kleigo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong mga makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong mga nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayin na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawagis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapalat biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan at mga langis na nagpapaalala ng iyong pag-ibig, kabutihan at kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng salangit. Bigyan po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso, at hayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Humayo na di bahayo, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.